Magandang araw mga kagulay. Sa video ito ay tatalakayan natin ang cost and return analysis ng tanim na ampalaya. At ang featured variety natin sa araw na ito ay ang Mestiza F1 ng Eastway Seed Company. So sa nasabi ko nga po ay tatalakayan natin ang gagastusin natin sa isang ektarya ng ampalaya na Mestiza F1. So ito po ang ating mga kinakailangan. So sa labor po ay meron po tayong harrowing o pagpe-prepare ng lupa. So may total amount na 7,200 pesos. Sa pagpapagawa naman po ng mga bedding at paglalagay ng mulching ay meron pong amount na 9,600 pesos. Sa pagpapalaki naman po ng mga seedlings natin at pagta-transplant ay merong amount na 2,400 pesos. Sa watering naman po at pagpe-fertilize ng ating mga tanim ay meron pong amount na 9,600 pesos. Sa pagpapalagay naman po ng mga poste ay meron pong amount na 12,000 pesos. Sa pagpapatubig din naman po ay meron pong total amount na 4,800 pesos. At sa pag-apply po ng mga chemicals or spraying ay meron pong total amount na 5,400 pesos. Sa pagtatanggal din naman po ng mga damo or weeding ay meron pong total amount na 2,400 pesos. At sa pag-harvest po ay mangangailangan po tayo ng 12,000 pesos na may kabuuang amount sa labor cost na 65,400 pesos. So ito po ay 31.1% sa total production cost po sa isang ektaryang tanima ng ampalaya. Specifically, Mestiza F1. So dadako naman po tayo sa isang requirement natin o kailangan sa isang ektarya ang mga materials. So sa seeds po ng Mestiza F1, kailangan po natin ng 12 cans sa isang ektarya. So aabot po yan ng 35,004 pesos. So sa plastic mulch naman po, 12 plastic mulch po sa isang ektarya, aabot po ng 25,200 pesos. So sa fertilizers at manure, kailangan po natin ng 10,000 para sa manure. Sa triple 14, kailangan po natin ng 9,440. Sa calcium nitrate po, kailangan po natin ng isang bag amounting 1,700 pesos. At sa urea naman po, kailangan natin ng 4,000 pesos. So sa insecticide po, ay aabot po ng 5,400 pesos ang ating magagasto. Sa fungicide naman po, ay aabot sa 10,000. Sa foliar fertilizer po, aabot po ng 1,760. Sa mga bamboo post po, nagagawin nating poste, ay meron pong amount na 20,800 pesos. So para naman po sa pantali ng mga GI wires, kailangan po natin ng 12,000 pesos. Sa mga staple po, para maging matibay ang ating trellis, ay aabot po ng 1,680 pesos. At sa fuel po and oil na gagastusin natin sa ating mga makinarya, ay aabot po ng 8,000 pesos. Na may kabuo ang gasto sa materials na 144,984 pesos. So ito po ay 68.9%. At ang kabuuang total production cost po ay aabot ng 210,384 pesos sa isang ektaryang taniman. So dadako naman po tayo sa cost and return kung tayo po ba ay kikita sa isang ektarya ng ampalaya. So sa isang ektarya po ay meron pong total na plant population na 4,500 hills. So titingnan po natin kung meron ba tayong mai-income kung ang presyo nito ay nasa low price, average price at high price. So kung ang ating presyo po sa merkado ay aabot po ng 15 pesos per kilo, so magne-net income po tayo ng 194,616 pesos. So meron po tayong return of investment na 93%. So kung ang presyo din naman po sa merkado ay nasa 30 pesos per kilo, so aabot po yung ating net income ng 599,616 pesos na may 285% na return of investment. So kung suswertehin din naman po at aabot ng 45 pesos ang presyo ng ampalaya sa merkado, ay meron po tayong net income na 1,004,616 pesos. At meron itong return of investment na 478%. So makikita po natin na kahit po nasa 15 pesos lang ang ating presyo sa market,
ay kikita din po pa rin tayo. So sana po ay meron po kayong natutunan sa video ito, at huwag nyo din pong kalimutan na mag like at subscribe sa aming Facebook page. Sa muli po, maraming salamat at keep safe always, mga kagulay. So sa akin masasabi, ang Ampalaya Farming, isa sa pinakamaganda na farming sa mga gulay. Kasi maganda talaga yung presyo, mabigat yung harvest, tapos every 3 days, 4 days harvest ka na. Yun ang importante, na dapat tuloy-tuloy yung harvest mo, multi-cropping ka. Ito naman, ito tayo. Ito na size. Malapit na siya mag-ano, no, mag-oversize na tinatawag. Tingnan, sobrang laki. Yan. Pero good pa siya. Class A to, maganda quality. Ito, dito na mag-uumpisa yung 1 kilo, 2 piraso lang ng ganito. Ganito kalaki, mabigat. Pero maganda to, maganda. Kasi malaki, mabigat. Ganun ang importante dito. Yan. So nakikita niyo naman sa damo natin, pinapabayaan natin sila. Pero mas maganda talaga dito sa ilalim, malinis. Maganda to, malinis dito. Para pag mag-harvest ka, siyempre ano. Pero wala naman siya epekto dito sa gilid, no. Sa bunga niya, wala masyadong epekto 'yan. Kaya goods pa rin tayo. So, sa mga new updates natin, please don't forget to subscribe Pinoy Palaboy and Traveling Boots. Tutulungan namin kayo, maghingi kayo ng information, mag-comment kayo below na kung ano pa yung gusto nyong malaman tungkol sa Ampalaya Farming. Susubukin namin na mag-ano sa inyo, mag-reply sa inyo, ha. So, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo palagi, stay safe kayo. At sa panahon na to, kailangan nating magtanim ng gulay sa ating bakuran para hindi na tayo mag-asa sa pagbili-bili, no. Kasi masyadong pag pumunta tayo sa ibang sa palengke, medyo ano pa tayo, risk tayo sa COVID ngayon. So, importante, may konting tanim tayo sa gilid ng bahay, sa bakura natin. At least may ma-harvest tayo, may makain tayo. Sure tayo na free from chemicals, no? So, mag-ingat kayo. Salamat sa panonood. And don't forget to subscribe, notification bell. Huwag kalimutan. Salamat and God bless. Prove.